It's me again. So, welcome to my vlog. Tulog na naman ang mga kids, kaya nakakapag-vlog na naman ako ngayon. I-share ko sa inyo ngayon yung ginagamit kong deodorant na ini-endorse ni Maine Mendoza. Hindi natin siya nakikita sa TV, so alam niyo kung saan ko nakita. Sa Watson. So, habang... Actually, last month ko pa ito nabili. Siyempre, bago ko i-share sa inyo, gusto ko matry ko muna para sure ako kung effective ba siya or hindi, di ba? So, para naman pag nag-review ako at ma-share ko sa inyo, sure ako na effective siya. Okay? Ito siya. Dionat. Ang pangalan niya. Ayan yung mukha ni Maine. Tapos, ayun yung price niya. Baliktad ang lagay eh. So, papakita ko sa inyo. Ayan. So, 159. Yung Dionat, ano siya eh, tawas. Tawas yung binili ko kasi walang amoy. Actually, dalawa to eh. May isang kulay green, tapos etong blue. Yung green, medyo may amoy siya, tapos may ingredients din siya na aloe vera daw. So, may amoy. Eh, ayoko nang may amoy sa deodorant. Kasi, nahihilo ako. Nagahalo-halo yung amoy. Kasi, pag ano, di ba, napapabango ka. Halimbawa, alis tayo, di ba, may pabango. Tapos, ang bango pa rin ng kilikili. Parang nagmimix yung amoy. Nahihilo ako. Mahiluhin ako sa mga bagay-bagay. So, kaya gusto ko, ito pinili ko yung tawas. Itsura niya, so, bali, ano yun lang siya, ikutin lang. So, ayan, buong-buong tawas. Okay? Pero smooth na smooth naman siya. So, hindi naman magagasgas yung kilikili nyo. Actually, isang buwan ko na siyang ginagamit. So, wala, parang hindi pa nababawasan, di ba? Super tipid. Sulit na sulit yung 159. Kaya, tinry ko agad. Inamoy ko nga. Siyempre, walang amoy. Tawas lang. Pero yung aloe vera, kung gusto nyo ng may amoy, mabango naman siya. Mabango yung amoy. So, kung gusto nyo yun, yung color green ang... ano, ang bibilhin nyo. May mga, ano siya eh, merong roll-on, may spray, at saka ito nga. Yun ang mabibili nyo pag tumingin kayo sa Watson. So, ikot-ikot lang kayo sa Watson, maraming makikita na wala pala sa commercial, pero okay naman yung product. Ito, ang ginagawa ko kasi, di after maligo, hindi ko kinukuskus ng towel yung underarm ko para basa-basa pa rin siya. Tapos ito, itong BU stick. So, i-dip nyo sa water. So, babasain nyo siya. Ito, babasain nyo. Tapos, saka nyo i-roll sa kilikili nyo. Paikot-ikot na gano'n. Kung gusto nyo mas effective, tagal-tagalan nyo. Total matipid naman siya. Tagal-tagalan nyo yung pagkuskus. Okay, so kabilaan. Syempre, dito din sa kabila. So, pag naramdaman yung medyo tuyo-tuyo na, so, basain nyo lang ulit, tapos i-roll nyo lang ulit. So, ang experience ko naman dito, okay naman siya. So, wala talaga siyang amoy. Hindi mga amoy pawis yung kilikili mo. Tapos, hindi rin yung madaling mamasa. Diba, minsan pag yung... ibang deodorant, kita mo naman yung t-shirt mo. Diyos ko, parang bumabagyo. Basang-basa. Basang-basa ang kilikili, di ba? Itong tawas, hindi siya ganon. Nakakabasa ng kilikili pag ano. Parang nabablock niya yung pawis. So, syempre, pag walang pawis, hindi maamoy. Di ba? Tapos, pag yung... halimbawa, ang sabon mo mabango. Yung as in, syempre, lang namang mabaho sabon natin. No? Ibig kong sabihin, yung mabango-mabango yung amoy ng sabon. So, pag ginamit mo to, parang maaamoy mo yung amoy ng sabon doon sa kilikili mo. Pag inamoy mo ganyan, ang bango. Parang ganon. So, walang kabahid-bahid na amoy pawis. Super tipid pa. Tapos, hindi maamoy, hindi nakakahilo.
Kaya nagustuhan ko siya. So far, okay naman. So, super tipido. Kita nyo naman. Siguro, mahigit na 1 buwan ko to nabili. Successful. So, siguro, di mamumukha ang kilikili mo dito. Tapos, free as a bird ka. Hindi mo, mama. Kumbaga, maiitataas mo yung kilikili mo na hindi mo ma, ano na, pawis na pawis, di ba? Kapawis man, so hindi naman siguro ganon. Yung sa medyo, kasi hindi mo maiiwasan, may tao talagang masyadong pawisin yan, di ba? So, medyo malilesen niya siguro yung pawis ng kilikili mo. Although kahit sabihin mo naman na, baka naman hindi maka alis ng pawis ng kilikili ko yan, sabihin mo ganon. Sa akin na yung na-experience ko, okay naman talaga siya. Nakakaalis naman talaga ng pamamawis sa kilikili. Advice ko lang siguro, dapat yung kilikili nyo walang buhok. Hindi. Kasi ako nagwawaks ako eh ng kilikili. O isi-share ko yan sa next vlog ko ha. Kung ano yung ginagamit kong pang-wax para hindi madaling tumubo yung buhok niya sa kilikili. Ito dapat gagamitin siya ng ano, kasi dapat direct contact sa skin eh, para mas effective. Kasi pag may buhok-buhok, syempre hindi naman katulad ng roll-on na talagang mag-ano doon sa mga buhok mo, as in mababasa, diba? So kasi ito, dapat sa skin mo, dire-diretso, direct sa skin mo to pag in-apply mo. Kaya pag may mga girls dyan na medyo mahaba buhok ng kilikili, mag-wax tayo. Okay? O kaya pwede rin namang magbunot kung yun ang mas gusto mo. Pero kasi di ba nakaka-chicken skin pag nagbubunot ng balahibo sa kilikili. Tapos ang bilis tumubo. Parang may bigote. Parang may bigote yung kilikili mo. Sa tigas ng balahibo. Handa talaga ano, mag-wax tayo. Okay? So, abangan nyo yung next ko na video at i-share ko sa inyo kung ano yung wax at kung paano mag-wax. Tuturuan ko kayo. Tapos, ito pala, hindi rin humahawa sa damit. O, katulad nito, black. So, diba, usually sa mga roll-on o yung ibang mga deodorant, pagubad mo, ang tigas mong may part ng kilikili mo dito, tapos namumuti pa. Diba? Minsan eh, pag sa washing machine, hindi mo naman kayang tanggalin kasi nanigas na. Ito, wala talaga. Hindi siya magmamarka dun sa kilikili mo. Safe na safe yung mga damit mo. So, yung roll-on, pag ano, pag sa white t-shirt, di ba? Minsan naninilaw. Tapos, ang tigas. Ang tigas ng kilikili. Ang hirap minsan tanggalin sa damit o kaya kung nagmamadali ka, hindi mo siya na hand wash. So, pag natuyo na, pakita mo ang tigas, diba? Kasi nga, nag-stick yung rolo na ano, deodorant. So, ito, hindi ganun yun. So, talagang parang wala kang inilagay, pero hindi may maasim yung kilikili mo. Okay? So, effective na effective. Sana maging effective din sa inyo pag ginamit nyo to. So, hindi ako bayad ng Dionat dito. Tsaka ng Watson. Pero gusto ko lang i-share sa inyo, ha? Na maganda siya. So, ay, nakakaputi rin siya ng kilikili, ha? Kasi na-experience ko dati, gumamit ako ng ano, ng roll-on. Diyos ko naman. Nakakaitim talaga ng kilikili. Yung parang nagtututong ay siyempre, mamshi na ako, 3 na anak. So, tuwing mga anak, isang itim ng kilikili. So, hindi talaga pantay. Tapos, bibili ka pa ng deodorant, mas nakakadagdag ng pagkaitim ng kilikili mo. So, ito, solusyon. So, hindi ganun kadali ha. Hindi ganun kadali puputi. So, hindi lang siya nakaka-add ng additional itim. Yung maitim na kilikili mo pag nag-deodorant ka, lalo pang iitim. So, ito medyo puputi yung kilikili nyo. Tapos, hindi nga lang ganun kabilis. Sabi, magtsaga-tsaga ka naman. Kesa naman, nuknu ka ng itim ang ano mo. Ito, hindi ganun. Hindi siya nakakaitim.
Siguro pag tumagal-tagal ng paggamit niya, siguro bago mo maubos to, baka maputi na kilikili mo. Kasi nga maganda siya, hindi nakakadagdag itim ng kilikili. So mura pa, napagkatipid. Imagine mo, more than 1 month na, parang hindi pa nababawasan. Eh, araw-araw naman ako naliligo, araw-araw ko naglalagay nito. Ibig sabihin, ganun talaga siya ka tipid. Okay? O, sana abangan niyo yung next video ko, ha? So, subscribe na, and like, comment kung may ibang katanungan. Ha? So, see you again sa aking next vlog, ha? Thank you sa panonood. Bye-bye!